Magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng mga ahas. Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Kung papipiliin ang mga tao kung ano ang gusto nilang hayop, ay malamang na nasa panghuling listahan ang mga ahas. Sa buong mundo kasi, ang mga ahas ay madalas na kinatatakutan o kinamumuhian. Sino ba naman ang hindi matatakot sa hayop na ito na nagtataglay ng nakakalason at nakamamatay na kamandag? Gayunpaman, ang mga ahas ay mahalaga sa mundo. Meron itong tungkulin na ginagampanan sa ating kapaligiran. Kung kaya't hindi dapat ito patayin at bagkus ay dapat rin silang pangalagaan tulad ng ibang hayop. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga ahas. Binabalanse ng ahas ang food web. Ang mga ahas ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa ecosystem. Ang mga ahas ay maaaring maging predator o prey ng kapwa mga hayop. Ang mga ahas ay maaaring maging pagkain ng kapwa ahas, ibon, o ng iba pang hayop. Kung walang ahas ay walang makakain ang ibang hayop at sila ay magugutom o maghahanap ng ibang alternatibong pagkain. Ang mga ahas ay kumakain din ng ibang mga hayop gaya ng daga o palaka. Ayaw nating dumami ang palaka at daga dahil masama rin ito sa ating kapaligiran. Ang mga ahas ang siyang kumokontrol sa kanilang populasyon. Ang mga ahas ay nakakatulong upang labanan ang mga peste. Bilang isang predator, ang mga ahas ay nakakatulong sa pagkontrol ng mga peste na sumisira sa pananim ng mga tao. Halimbawa na lang ay ang mga daga na sumisira sa pananim ng mga magsasaka gaya ng palay. Kung walang ahas na mandaragit ng mga daga, ay tsak na dadami ang populasyon nito at mabilis nitong uubusin ang pananim na palay ng mga tao. Kung kaya't may pipilitan ang mga magsasaka na gumamit ng mga artipisyal na kemikal at pestisidyo para pigilan ang mga daga. Kapag nangyari ito, ay dagdag gastusin na naman ito para sa kanila. Maari din ito maging sanhi ng kakulangan sa pagkain ng mga tao dahil bababa ang ani ng mga magsasaka. Ang mga daga at iba pang peste ay nagdadala rin ng sakit sa mga tao tulad ng leptospirosis. Ano na lang ang mangyayari sa atin kung napakarami na ng mga daga? Tiyak ay marami ang magkakasakit ng mga tao. Magkakaroon ito ng masamang epekto sa serbisyo ng pagbibigay kalusugan. Mahalaga ito sa ekonomiya. Bagamat kinatatakutan ito ng karamihan, bibigay aliw naman ito sa mga zoo bilang mga alagang hayop. Ang industriya ng alagang hayop ay nagkakahalaga na higit sa 72 bilyong dolyar sa buong mundo. Ang ahas ay isa sa mga pangunahing bahagi nito. Mahalaga ang mga ahas sa pananaliksik ng mga siyentipiko. Mahalaga ang ahas para sa pag-aaral at pananaliksik ng mga siyentipiko. May mga gamot na nadiskubre batay sa pag-aaral na isinagawa sa kamandag ng ahas. Isa na rito ay ang inalapril. Ilang bahagi ng kamandag ng ahas ay kasalukuyang pinag-aaralan at sinusubok para gamitin sa panggagamot. Pinapakita lamang nito na ang kamandag ng ahas ay maari maging mapagkukunan ng bagong sangkap ng mga gamot. Ang mga nabanggit ay inan lamang sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga ahas. Ang mga ahas ay nasa planetang ito para sa isang kadahilanan tulad ng lahat ng hayop. Ang ilang species ng ahas ay nanganganib dahil sa pagkasira ng kagubatan na kanilang tirahan. Bilang isang lipunan, hindi nating kailangang mahalin ang mga ahas, ngunit maari nating igalang ang kanilang karapatang mabuhay ng payapa bilang bahagi ng mundong ito. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahin niyo ako muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share.
Maraming salamat.